Ang Tugatog ng Buhay. Ang Kabanata 2285. Ang nagtatag ng Plenilon Sect ay ang 90th Divine Empress, unang asawa ni Grand Emperor Rowan ng Phoenix Sect. Makatuwiran na naramdaman namin ang napakagandang aura. Isa ring malaking pagpapala na tingnan ang dalawang salita araw-araw, pagpupuri ni Alex. Umangat ang ulo ni Hermione at tumingin sa kanila. Ilang beses na niya itong nakita at wala siyang naramdamang kakaiba hanggang ngayon. Sa sandaling ito, lumakad ang dalawa sa pangunahing tarangkahan na binabantayan ng ilang disipulo. Gayunpaman, sikat din si Hermione sa Plenilon Sect at paborito ng Sect Master ngayon, kaya sino ang hindi nakakakilala kay Hermione? Bukod dito, ang mga nagbabantay sa tarangkahan ay karaniwang mga alagad na mababa ang ranggo. Karamihan sa kanila ay dituwirang mga disipulo at ang kanilang katayuan ay mga daigdig na hiwalay sa isang tulad ni Hermione. Nang makita si Hermione, hindi sila ng ahas na lapitan at batiin siya. Magandang araw, Senior Hermione. Senior Hermione, bumalik ka na. Para naman kay Alex na naging Donovan, hindi gaanong nakakakilala sa kanya at naisip na isa lamang siyang hindi pamilyar na mukha sa suot ng Plenilon Sect. Napag-alaman na ang mga ito ay mga disipulo sa ilalim ng bato ng Plenilon Sect, kaya paano sila magkakaroon ng pagkakataong makilala si Donovan na kilalang kilala sa buong Western Ridge. Sa pagharap sa kanyang mga kapwa-disipulo dito, bumalik si Hermione sa kanyang cool at mayabang na pag-uugali. Bahagya siyang ngumuso at hindi man lang tumingin sa mga taong ito na umaakyat sa hagdan. Ang ilang mga alagad ay hindi nang ahas na harangin siya. Nanguna ang anino ng paper doll kaya sumunod si Alex at naglakad pasulong. Sa sandaling ito, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga taong mabagal na naglalakad. Narinig sila ni Alex na nag-uusap, buntong hininga, lumalakas ang hiyawan ng babaeng preso nitong mga ilang araw at hindi man lang parang boses ng tao. Napakaingay kaya hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Tama iyan. Hindi ko alam kung anong uri ng pagpapahirap ang ginamit ng Sect Master sa kanya. Nakakatakot marinig ang tungkol dito. Bigla akong naawa sa kanya. Ito ay magiging isang pagpapalaya kung siya ay mamatay ng mas maaga. Isang babaeng preso. Pagpapahirap. Nang marinig ang mga katagang ito, ang mga talukap ni Alex ay nanginginig ng husto. Hindi naman nila pinag-uusapan ang senior niya, diba? Agad niyang sinenyasan si Hermione gamit ang kanyang mga mata. Naunawaan ni Hermione ang kanyang balak at lumakad. Hoy, Junior Yggdrasil, nakabalik ka na mula sa pagsasanay. Ang galing. Nakita ng isang lalaki si Hermione at agad na lumapit para salubungin siya. Alam ng lahat ng miyembro ng sekta na si Hermione ay may walang limitasyong mga prospect pagkatapos mag-apprentice bilang isang diyosa. Senior Hyde, gusto kong magtanong sa iyo. Sino ang babaeng bilanggo na sinasabi mo? Tanong ni Hermione. Sumagot si Senior Hyde, nako, ito ang huli mong nahuli ng Sect Master. Siya ay Usoro o kung ano man ang tawag sa kanya. Nang marinig iyon ni Alex ay agad siyang sumabog sa galit. Sumugod siya bigla at sinakal siya sa leeg. Dalhin mo ako sa kanya. Ang mga tao ng Plenilon Sect ay agad na natigilan. Sino ka? Bitawan mo si Senior Hyde, kung hindi, hindi ako magiging magalang. Inilabas ng iilang tao ang kanilang mga armas. Nag-aalala si Hermione. Ah, ikaw dyan. Kuminahon ka muna. Hindi siya naglakas loob na tawagan siya kagad bilang Sir. Magwala. Namumula ang mga mata ni Alex. Paano siya matatahimik kapag naiisip niya ang nakakatakot na pagsigaw ng senior niya dito tuwing gabi? Isa pa, si Hermione ang nag-alis sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Dahil nausakal ni Alex, hindi na makapaghintay si Senior Hyde sa kanyang kamatayan, kaya palihim siyang naglabas ng punyal na pinahirin ng nakamamatay na lason at sinaksak sa dibdib si Alex. Kumalabog. Laban sa lahat ng posibilidad, ang punyal ay hindi maaaring tumagos sa isang pulgada ng dibdib dahil isang layer ng enerhiya ang hamarang dito. Basag. Ang leeg ni Senior Hyde ay nabali at nabali ng malakas na puwersa. Pinuno ni Alex ang walang katapusang pagpatay na layunin. Narinig kasi niya ang nakakakilabot na sigaw.
Walang iba kundi ang sigaw ng kanyang senior na si Frostin. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2286. Ang sigaw ay kahabag-habag, bumulusok sa puso ni Alex na parang isang bakal na kutsilyo. Ang magpakawala ng sobrang sigaw. Para sa isang matigas na babae tulad ni Frostin, gaano ba katindi ang sakit na kailangan niyang tiisin? Di asterisk man ito. Paano kung walang nanguna? Mahahanap pa rin niya siya kasama ang paper doll of Three Realms na nangunguna. Ngayon, gusto niyang matapos ang plenilon sex sa isang bloodbath. Nang makitang itinigil ni Alex ang kanyang pagbabalat kayo o anumang pagtatago ngunit agad na sumugod sa plenilon sec, alam ni Hermione na galit ang asawa ng kanyang amo. Alam niya kung gaano siya galit na galit sa pamamagitan lamang ng pakiramdam ng walang hanggan ng hangarin na pumatay. Sir. Inabol siya ni Hermione ngunit hinarang siya ng mga kapwa niya disipulo. Si Hermione ay isang disipulo lamang ni Elder Quint ngunit nagsimula siyang mag-apprentice bilang isang diyosa dahil minsan siyang naglakbay. Pagkabalik, sumulong siya ng mabilis at tumaas ang kanyang katayuan sa plenilon sec. Siya ang naging bagong paborito ng plenilon sec kung saan ang bawat big shot ay tila pabor sa kanya. Naging sanhi ito ng biglang pagkawala ng pabor sa matataas na kapwa alagad. Kaya naman sila ay lubos na hindi nasisiyahan sa kanya. Hindi nila napigilan ang paghanga at inggit sa kanilang mga puso. Ngunit ngayon, ang taong dinala niya ay pumatay kay Senior Hyde. Ang Senior Hyde na iyon ay direktang disipulo ng isang elder sa plenilon sec. Ngayong nagdulot ng gulo si Hermione, tiyak na kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong matapakan siya. Hermione Yggdrasil, matapang ka. How dare you bring a outsider to break into our sec? Sinusubukan mo bang magrebelde? Sinisikap mo bang patayin ang sect master ng palihim? Hermione Yggdrasil. Naguhukay ka ng sarili mong libingan. Napabuntong hininga si Hermione. Nang makita niyang nawala si Alex, tumigil siya sa paghabol sa kanya. Tiwala pa rin siya sa kakayahan ni Alex. Ang sect master. Oh, si Seth Zamora iyon. Bagamat siya ay nasa ikasyam na kaharian ng Imminent Immortal, magkakaroon siya ng kahabag-habag na wakas laban kay Alex. Gayunpaman, ang higit na ikinadismaya niya ay ang pagkakasangkot niya sa paghuli kay Frostin. Ngayong dumanas ng ganoong pagtrato si Frostin, malamang na hindi siya patatawarin ng asawa ng kanyang amo. Patay na ang sect master. Bulalas ni Hermione. Ano? How dare you curse the sect master? Hermione Yggdrasil, tanga ka talaga. How dare you do this? Naging malamig ang tingin ng tao. Nako, kiniling ba sa iyo ng tagalabas na master na pinag-apprentice mo? How dare you refill our kindness by thus taking us in back? May natitira pa bang katauhan sa iyo? Habang nagsasalita siya ay may lumapit na isang medyo may edad na babae. Isa itong elder ng plenilon sec. Ano ang nangyayari? Tanong ng matanda. Ah, hindi ba ito si Hydlark? Sino ang pumatay kay Hydlark? Siya na. Pinatay ng lalaking dinala niya si Hydlark at tumakbo papasok. Isinusumpa pa niya ang sect master dahil sa pagkamatay niya. Ang ika-apat na elder na tinawag na Erica Quartet. Tikas na kakilala ni Erica si Hermione kaya nakakunot ang noo niyang sinabi, Hermione Yggdrasil, what's wrong with you? Ang sect master ba ay isang taong maaari mong isumpa? Elder Quartet, totoo ang sinabi ko. Ang aming sect master, si Jensen Springer, ay namatay sa Misty Swamp ilang taon na ang nakakaraan. Ang kasalukuyang sect master ay peke, isang disguise na likha ni Seth Zamora. Seth Zamora, ano mang patunay ng iyong mga paratang? Makikita mo ito. Si Richard Asterisk. Sa plenilon scaffold ng plenilon sect. Siyam na malamig at itim na kadena na bakal ang tumusok sa mga pangunahing acupoint ng babae na ikinulong siya sa gitna ng siyam na haligi. Basang-basa siya sa dugo. Ang pinaka-nakakatakot ay ang isa sa mga bakal na kadena na may parang headband ay mahigpit na nakapulupot sa ulo ng babae. May mahaba at matalim na tulos sa gitna ng bakal na headband na biglang tumusok sa kanyang noo.
Tumudugo ang noo niya sa mga pasa. Ang kanyang orihinal na magandang mukha ay may bahid ng dugo, ngayon ay mukhang kahindek-hindek. Siya ay walang iba kundi si Frostine Osoro. Kabanata 2287. Sa bawat oras na siya ay sumisigaw, ang siyam, nagriring na kadena na gumagalaw sa ritmo ay humahatak sa kanyang mga sugat, pinupunit, kinakaladkad, at pinahihirapan ang kanyang mga meridian. Kapansin-pansin, ang kadena sa kanyang ulo ay kumikinang na may pulang ilaw, na parang. Ang metal ay nasusunog na pula. Mas masahol pa sa kamatayan ang dinanas niya. Frostine Osoro, ang galing mo. Napaka-pure ng bloodline mo. Maniwala ka sa akin. Ikaw, magbubukas ng bagong kinabukasan pagkatapos ng pagsubok na ito. Magiging kwalipikado kang maging lingkod ko. Ito ay walang iba kundi si Seth Zamora na nagkukunwaring sect master ng Plenilon sect, si Jensen Springer. Matagal nang isiniwalat ni Frostine ang kanyang tunay na pagkatao bago ito. Gayunpaman siya ay nakulong dito at hindi lamang sino man ang maaaring pumunta sa Plenilon scaffold. Hindi siya natatakot sa pagkakalantad ng kanyang pagkakakilanlan na nagpapahiwatig na hindi ito magiging epektibo. Fifth, malamig na tinignan siya ni Frostine. Sa tingin mo ba makapasok ka sa Phoenix Sect Sanctuary ng ganito? Tumigil sa pangangarap. Makulong ka sa imminent immortal realm sa buhay mo. Patuloy na mangarap kung gusto mong maging isang tunay na immortal. Kahit anong mangyari sa panaginip. Nanatiling kalmado ang mga ekspresyon ni Seth. Matamen niyang tinitigan si Frostine. Matagal na akong nagsumikap. Sa wakas ay nagbunga, nakangiti niyang sabi. Peace Osoro, salamat sa iyong pagsusumikap. Halika, ubusin mo itong tableta. Magsikap tayo at subukang palagwin ang iyong buntot. Pinakain ni Seth ng tableta si Frostine. Siya, na ang aura ay huminana, ay agad na napuno ng lakas at sigla muli. Kasabay nito, ang siyam na haligi sa Plenilon scaffold ay lumiwanag sa isang madugong glow. Isang nakakakilabot na sigaw na naman ang pinakawala ni Frostine. Nararamdaman niya ang puting balahibo na umuusbong mula sa kanyang kamay sa napakabilis na bilis, samantalang ang lokasyon ng kanyang tailbone sa likod ng kanyang baywang ay naging mainit at bahagyang makati na parang may lalabas na bagay. Ito ay masakit. Ito ay matinding sakit. Naramdaman pa niya na ang panganganak ay hindi kasing sakit nito. Sige na. Ituloy mo yan. Huwag kang mag-alala. Kapag lumaki ka na ng isang tunay na Ninetales Tribe Trail pagkatapos gisingin ang lahat ng bloodline energy, magagawa mong buksan ang daanan patungo sa sinaon ng Phoenix Sect. Ipinapangako kung magugustuhan mo ang lugar na iyon. Ipinikit ni Frostine ang kanyang mga mata at tanging sakit lang ang napansin. Naramdaman niya ito. Nabali ang kanyang tailbone sa dugong umaagos pababa. May lalabas na sana. Ito ba ay talagang isang buntot? Pakiramdam niya ay nawawala na siya sa kanyang isipan. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng isip. Ang kanyang mga utak ay nawasak sa pagkabigla sa matinding sakit na nagsasama sa isang malabo-malabo ilusyon. Junior, buhay ka pa ba? Hindi ko na matiis. Hindi ko na talaga kaya. Natatakot ako na hindi nakita makikita. Senior. Isang boses ng lalaki ang nasa likod ng senior. Ito ay paos kalmado, ang katahimikan na nagpasimula ng paparating na bagyo. Labis ang kanyang galit ngunit kumalma siya. Ang layuning pumatay ay sukdulan ngunit ito ay tahimik. Junior, ikaw ba yan? Nanaginip na naman ba ako? Sumagot si Alex, Senior, nagdusya ka na. Kumunot ang noo ni Seth. Hindi ka papatay. Dahil sa muling pagbabalik ni Alex sa kanyang hitsura ay nakilala siya ni Seth sa isang sulyap. Pumunta sa harap si Alex. Kung patay na ako, sino ang magpapadala sa iyo sa impyerno? Tawa ng tawa si Seth. Pinayagan kitang makatakas sa isang pagkakataon, ngunit hindi mo alam kung paano pahalagahan ito. Kusa ka ring lumapit sa akin. Kalimutan mo na. Papatayin na lang kita ulit. Sa wakas ay nakumpirma ito ni Frostine. Dumating talaga si Alex. Sumigaw siya, Junior, go. Bilisin muna. Iwan mo lang ako. Hindi siya ito. Hindi ito ang totoong siya. Tawag. I pray.
I-click. I-subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2288. Hindi ba yun ang totoong siya? Ano ang ibig sabihin noon? Nabigo si Alex na maunawaan ang sitwasyon. Dahil ibinunyag ni Seth ang kanyang tunay na anyo, tiyak na alam niya na hindi iyon ang tunay na Plenilon Sectmaster kundi isang peke. Hindi man lang niya kailangan ng paalala. Si Frosty naman ay napapagod. Ito ay kapalit. Siya ay isang matandang halimaw. Siya ay isang matandang halimaw na nabubuhay mula pa noong sinaunang panahon. Bilasin mo at umalis ka na. Medyo nagulat tumanggo ng bahagya si Alex. Naiintindihan. Kung bago pa niya na-encounter si Dave Quinn, baka mamangha talaga siya. Ngunit ngayon marami na siyang nalaman ng mga sikreto mula sa katapusan ng sinaunang panahon, kaya hindi na siya nagulat. So paano kung naiintindihan mo? Tanong ni Seth. Since you found your way here, makakaalis ka pa ba dito ng buhay? Nagkataon lang na kulang sa sariwang dugo ang plancha na ito. Gagamitin ko ang iyong dugo at laman para buksan ang daanan patungo sa santuwaryo. Sa sandaling sinabi niya iyon. Whoosh! May iilang tao pang sumugod. Ito ay sina Hermione Yggdrasil, Erica Quartet, ang ika-apat na elder ng Plenilon Sect at ilang mga alagad ng sekta. Natigilan si Erica nang makita si Seth. Then, she screamed in panic, "Seth Zamora, how could it be you? Ikaw ba talaga iyan? Ikaw ang pumatay sa sect master namin." Dati, sina Seth at Jensen, ang sect master, ay magkasundo. Sa pangkalahatan, alam iyon ng mga nangungunang echelon ng sekta at nakilala siya. Tiyak na normal na nakilala ni Erica si Seth sa isang sulyap. Kasama ang mga salita ni Hermione, naniwala si Erica sa karamihan nito. Ito ay dahil ang lugar na ito ay ang Plenilon Scaffold at si Seth ay isang tagalabas, kaya higit sa lahat, hindi siya makakarating dito. Gayunpaman, narito siya. Ay, oo. Paano ito? Walang pakialam na sinulyapan ni Seth si Erica. Hindi niya pinansin ang elder na ito ng Plenilon Sect. Para lang siyang langgam. Paano ang asawa ng Sect Master kung gayon? At pati na rin ang young Sect Master. Pinatay mo rin ba sila? Napasigaw si Erica sa taas ng kanyang mga baga. This time, hindi na nag-abalang magsalita si Seth. Nakatingin lang siya sa gilid niya. Ah! Galit na galit si Erica. Seth Zamora, mas masahol ka pa sa hayop. Inuring ka ni Sect Master Springer na parang kapatid pero pinatay mo ang buong pamilya niya. Tao ka pa rin ba? May natitira pa bang katauhan sa iyo? Nag-disguise ka pa bilang Sect Master Springer para linlanggan ang mga tao ng Plenilon Sect. Nararapat kang mamatay. Hindi naman nabigla si Seth. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Si Erica ang pang-apat na elder kaya paano niya ito matiis? Tumigil siya sa pagsasalita at agad na inilabas ang kanyang sandata at sinusubukang patayin si Seth. Whoosh! Biglang nagpakawala ng suntok si Seth. Bigla siyang naglabas ng isang itim, kakaibang puwersa, na tumama sa dibdib ni Erica ng malakas. Nagkaroon ng nakakabinging boom. Lumipad si Erica ng 12-12 metro ang layo at bumagsak sa isang haligi ng Plenilon Scaffold. Ito ay kung ang isang high-speed na tren ay tumama sa kanya. Ang haligi ay hindi nasaktan, ngunit hindi maganda ang hitsura ni Erica. Bigla siyang nagdura ng dugo at bumagsak ang kalahati ng dibdib niya. Ang magkaroon ng ganitong kabagsikan mula sa isang casual na sunto. Kitang-kita ang takot ni Seth. Natigilan si Hermione at ang iba pa. Naramdaman pa ng ilang alagad ng sekta ang kanilang mga paa na nanginginig ng hindi mapigilan. Kasabay nito parang kidlat na sumugod si Alex sa kanyang senior na si Frostine. Senior, tiisin mo ng kaunti. Bubunutin ko ang mga kadena. Inawakan ni Alex si Frostine sa kanyang mga braso na dudurog ang puso. Hindi man siya nakasama ng matagal sa senior, sincere naman ito at mahal na mahal siya nito. Gayunpaman, napahiyaw si Frosty nang mapuwersa ang kamay niya. Tila hindi hinugot ni Alex ang kadena, ngunit ang kanyang buhay. Arg! Paano ito nangyari?
Kabanata 2289. Naguguluhan si Alex. Hindi ito dapat nangyari. Aking Panginoon, may kakaiba sa altar na ito, sabi ni Nila. Gayunpaman, hindi rin niya maisip ang eksaktong function ng altar. Naglakad-lakad si Seth at malamig na tinitigan si Alex. Kung gusto mo siyang mamatay kaagad, maaari mong subukang bunutin ito. Hindi naglakas loob na kumilos si Alex. Naramdaman niya na ang kadena ay kakaiba at nakakatakot na may walang hanggan ang kapangyarihan ng sama ng loob. Sa sandaling ito, ang tailbone ni Frostin ay nagiging mas masakit at makati, na parabang ang mga buto sa loob ay nabibiyak at pinipiga, na parang may misteryosong bagay na hindi maiwasang pilitin na lumabas. Ito ay nadama na masyadong walang katotohanan at kakaiba. Kumukulo ang mga bloodline. Ang mga mahiwagang kadahilanan ay nasusunog. Junior, masakit. Sobrang sakit. Inawakan ni Frostin ang kamay ni Alex at sumigaw sa sakit, tumutulo ang pawis. Parang nakiramay si Alex sa kanya. Saan masakit? Saan iyon? Aking puwet. Ang puwet ko. Ah. Seth Zamora, anong ginawa mo sa senior ko? Nabigo si Alex na pigilan ang kanyang galit. Baka ba ang B*star na ito ang gumawa niyan kay senior? Bago pa makapagsalita si Seth, sumabog na ng poof ang likod ni Frostin. Oh, Diyos ko! Natigilan ang karamihan. Nakita lang nila ang isang masa ng manipis na dagwang ambon na bumulwak mula sa likurang baywang ni Frostin. Kagad pagkatapos, isang puting anino ang umindayog at isang napakalaking puting buntot ang kumawag-kawag sa paligid. Ano ito? Hermione blurted ang mga salita habang siya ay natigilan. Isang buntot. Pulong ng isang disipulo ng Plenilon Sect sa kanyang sarili. Kahaha! Kahaha! Tumawa si Seth, kinikilig. Ito talaga ang inheritor ng Superior Ninetales Bloodline. Ito ay aktwal na nagtrabaho at matagumpay na naging isang buntot. Mukhang mayroon kang walang limitasyong potensyal, mas malakas kaysa sa Hermione Yggdrasil. Halos hindi ka kwalipikadong maging lingkod ko. Sakripisyo ng dugo na dulot ng linya ng dugo. Sinabi ni Alex ang tatlong salita. Gayunpaman, sinasabi sa kanya ni Nila na sa wakas ay nalaman niya kung ano ang pinagdadaanan ni Frostin. Ang Bloodline Induced Blood Sacrifice ay isang lubhang nakakubli na ipinagbabawal na spell. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, maaari nitong mapuko ang bloodline sa katawan ng isang tao, tulungan ng tao na lumaki at mag-metamorph. Ngunit, ang ipinagbabawal na spell na ito ay lubos na makakasama sa may dala at magpapaikli ng habang buhay na may maliit na pagkakataon na mabuhay. Hindi, dapat ay tiyak na kamatayan. Isa lamang sa 10,000 tagapagmana ng bloodline ang maaaring magtagumpay dahil napakataas ng dami ng namamatay. Aking Panginoon, ito ay talagang isang himala na maaaring magkaroon ng isang buntot mula sa nakatatanda. Nakaramdam ng matinding takot si Alex. Sa pagtingin sa Plenilon Scaffold, ang lupa ay madilim na pula o kahit itim. Ito ay pareho para sa siyam na kadena, ang kakatwa na metal na napuno ng madugong liwanag at walang hanggan ng sama ng loob. Masasabi ng isang tao na hindi mabilang ng mga tao ang namatay dito. Ang mga patay na tao dito ay dumanas ng hindi makataong pagpapahirap na nagbubuo ng matinding hinanakit. Kahit na ang kanilang mga kaluluwa ay napawi pagkatapos ng kamatayan, ang sama ng loob ay kumapit sa pagkakabuo ng isa-isa na hindi nalulusaw sa siyam na tanikala. Whoosh! Maraming tao ng Plenilon Sect ang sumugod sa sandaling ito. Ito ay dahil si Erica, ang pang-apat na elder, ay mabilis na nadorodge ang isang jade medal para sa paghahatid matapos siyang masugatan ni Seth. Ang Jade Medal na ito ay isang espiritual na bagay na tanging ang pinakamataas na echelon ng Plenilon Sect ang maaaring magkaroon, isang token na gagamitin sa isang krisis. Matapos itong durugan, ang ibang may hawak ng Jade Medalya ay tatanggap ng babala at balita upang sila ay makalapit para sa gipin. Elder Quartet, ah! Sino ang nagpatalo sa iyo sa ganitong estado? Mabilis na nalaman ng mga taong dumating ang sitwasyon. Matapos malaman na pinatay ni Seth ang buong pamilya ng Sect Master at niloko pa sila ng napakatagal na parang mga tanga, lahat sila ay nagalit at gustong makipag-away ng husto kay Seth.
Gayunpaman, hindi inaasahang ibinalik ni Seth ang mga talahan na yan gamit lamang ang dalawang pangungusap. Gusto mo bang pumunta muna sa Phoenix Sect Sanctuary? Maaari ko kayong dalhin doon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2200 na po. Gusto mo bang pumunta sa Phoenix Sect Sanctuary? Maaari ko kayong dalhin doon. Sinabi ni Seth ang mga bagay na iyon nang walang pakialam ng ngiti. Sa susunod na sandali, ang mga agresibo na sumugod at gustong makipag-away kay Seth ay tumigil sa kanilang mga landas at tumingin sa kanya ng may pagtataka at pagkabalisa. Ayon sa alamat, ang Phoenix Sect Sanctuary ang huling lugar para sa immortalization. Sino ang ayaw pumunta doon, lalo na't ang mga taong sumugod ay ang mga nangungunang echelon ng Plenilon Sect na may mga cultivation base na halos nasa advanced imminent immortal realm. Marami rin ang naghihintay sa huling hakbang. Gayunpaman, ito ay mahirap. Sa loob ng 3 milenyo, mula sa katapusan ng sinaunang panahon kung kailan nilabag ang mga batas hanggang ngayon, sino ang nakalampas sa isang immortal o nakamit na immortalization? Wala. Hindi isang solong tao. Ang sumpang ito ay hindi kailanman nasira. Gayunpaman, ang haba ng buhay ng mga magsasaka ay limitado nang hindi naabot ang tunay na immortalization. Ilang taon kaya mabubuhay ang isang cultivator sa rurok ng 9 na kaharian hanggang sa imminent immortal? Ito ay 1,500 taon para sa isang magsasaka sa kanyang tuktok. 2 milenyo ang pinakamataas na limitasyon kahit na may pagdaragdag ng iba't ibang makalangit na kayamanan at lahat ng uri ng cultivation base at supernatural na kapangyarihan. Sa katunayan, sa nakalipas na 3 milenyo, hindi mabilang na mga magsasaka ang namatay sa katandaan dahil hindi nila nalampasan ang huling hadlang. Ang ilan ay nalanta ang kanilang paglilinang at sila ay namatay tulad ng mga ordinaryong matatandang lalaki. Ang iba ay pumasok sa pag-iisa at hindi na muling nagpakita pagkatapos masaksihan ang pagdating ng pinakamataas na limitasyon. Ang ilang mga tao ay nakipaglaban sa kanilang paraan, binabagtas ang mabituing kalangitan upang hanapin ang posibleng pagkakaroon ng isang kabuhayan sa labas ng universo. Gayunpaman, walang nakabalik kailanman. Ito ay isang kapigatian ng kapalaran. Ang tanging pag-asa ay ang Phoenix Sect Sanctuary. Hindi mabilang na mga tao ang naghanap nito, ngunit walang nagtagumpay. Hindi inaasahang sinabi ni Seth na maaari niyang dalhin ang lahat sa Phoenix Sect Sanctuary, kaya paanong hindi sila masasabik? Totoo ba ang sinabi mo? Ito ang dakilang elder ng Plenilon Sect, si Yang Vifaust. Ang kanyang tono ay nakakatakot at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-asa. 8 siglo na ang edad, halos umabot na sa limitasyon ng kanyang buhay. Sa teorya, ang isang cultivator sa 9 na kaharian hanggang sa imminent immortal ay maaaring mabuhay ng hanggang 1,500 taon, ngunit minsan gumamit si Yang Vi ng mystic art upang masunog ang kanyang habang buhay at ang pagkonsumo ay masyadong malaki. Kaya ang 8 siglong gulang ay halos ang limitasyon at siya ay may pakiramdam na siya ay maaaring mamatay sa susunod na taon. Ito ay walang iba kundi ang katotohanan. Nakangiting sabi ni Seth. Ano? Mabilis na nakahinga si Yang Vi habang kumikinang ang mga mata. Ang ibang mga tao ay nabighani rin. Hindi man nagmamadali ang mga taong ito tulad ni Yang Vi, hindi rin sila bata. Oo, patayin mo na lang siya. Tinuro ni Seth si Alex. Ang mga taong iyon ng Plenilon Sect ay tumingin kaagad kay Alex. Lukang at those gazers, *6 na lang ang nanatili sa isip ni Alex. Sa kanyang pagtataka, binago lang nila ang kanilang paninindigan at nawalan pa sila ng paghihiganti para sa pamilya ng Sect Master dahil sa malabong pangakong ito. Maaari niyang tapusin na ngayon ay ang bawat tao para sa kanyang sarili. Teka. Grand Elder, pangalawang Elder. Huwag hayaang lokohin ka ng kanyang mga salita. Paanong ang Phoenix Sect Sanctuary ay isang lugar na mapapasukan lang? Matagal na sana niya itong pinasok kung magagawa niya. Bakit maghihintay hanggang ngayon? Pinatay niya ang buong pamilya ng Sect Master. Pinag-uusapan natin ang ating pangunahing kaaway dito. Sigaw ni Hermione. Gayunpaman, walang tumugon.
Ang pang-apat na elder, si Erica, na katatapos lang bumagsak ang kalahati ng kanyang dibdib dahil sa suntok ni Seth, ay puwersahang tiniis din ang pinsala at uminom ng healing pill, ngunit wala siyang sinabi. Galit sila. Talagang nabaliw na sila. Iyon ang kasalukuyang iniisip ni Hermione. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa si Alex sa Phoenix Sect Sanctuary. Ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso sa mga cultivator sa Advanced Imminent Immortal Realm. Kahit alam nilang kalaban siya, hindi sila magdadalawang isip na sipsipin siya. Umuso si Seth kay Hermione at sinabing, "Ano ang alam mo?" Siya ang susi sa pagpasok sa Phoenix Sect Sanctuary, turo ni Seth kay Frostine. Dapat tandaan mo ang founding ancestor ng Plenilon Sect, di ba? Iyon ang unang asawa ng sinaunang emperador, si Grand Emperor Rowan. Siya ang Empress ng Nine Tails Tribe. Marahil ay hindi ninyo alam na ang lahat ng miyembro ng Plenilon Sect ay orihinal na mula sa tribong Nine Tails. Sa makatuwid, hindi ninyo kailanman linangin ang martial cultivation ng Plenilon Sect. Ang cultivation ay para sa Nine Tails Tribe. Kabanata 2,291. Tingnan mo, ang isang ito ay may Nine Tails bloodline, hindi pa banggitin kung gaano kalinis ang kanyang bloodline. Ikaw rin. Pero, basura ka lang. Labis siyang ikinalungkot ng paglalarawan ni Seth sa kanya. Nagpatuloy si Seth sa kanya, "Mabubuksan ko ang teleportation portal na ginawa ng sect founder mo para mag-teleport sa Phoenix Sect Sanctuary." Paano naman yun? Ngayon naiintindihan at pinaniniwalaan na ninyo, tama ba? Oh, may isa pa akong hindi nasabi sa iyo. Tumingin siya kay Hermione. Huwag isipin na si Jensen Springer ay isang mabuting tao. Sa totoo lang, mas malupit siya sa akin. 2,773 tao ang namatay sa Plenilon scaffold na ito at lahat ay nasa linya para sa Nine Tails bloodline. Ang mga taong ito ay binihag ng dati mong sect master, si Jensen Springer. Mayroon ding mga kapwa alagad ng iyong sekta sa kanila. Kaya isaalang-alang na ginagawa ko kayong lahat ng isang malaking pabor sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Imposible. Kalokohan talaga. Hindi makapaniwalang sigaw ni Hermione. Hindi na nagabalang magpaliwanag pa si Seth. Para sa kanya, si Hermione ay isang hamak na langgam na kaya niyang tapakan kung kailan niya gusto. Maaari ka bang gumawa ng hakbang ngayon? Sa sandaling sinabi ni Seth ang huling pangungusap, agad na tinutukan ni Yang Vi si Alex at inatake ito ng masama. Kapag naibigay ang hustisya, hindi mahalaga ang itim o puti. Ang mahalaga ay kailangan niyang mabuhay. Samantala, si Seth ang kanyang huling pag-asa. Hanggat makapasok siya sa Phoenix Sect Sanctuary, hindi siya magdadalawang isip kahit na kailangan niyang pumatay ng 10,000 tao, lalo pa ang isang tao. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Ang susunod na segundo, ang 110 gininto ang core ay agad na lumabas mula sa mga acupoint. Dragon Toss Cloud Piercer. Kung ikukumpara sa dati, ang kasalukuyang lakas ni Alex ay tumaas ng malaki, at itong Dragon Toss Punch Set na lihim niyang natutunan mula kay Anna Coleman ay na-upgrade din ng malaki. Kapag naabot ng isang tiyak na kaharian sa landas ng martial arts, magagawa niyang makabisado ang lahat. Ito ay karaniwang kilala bilang isang epiphany. Sa sandaling mailabas ang suntok, nagbago ang kapaligiran at ang kapangyarihan ng mga batas ay lumamig na parang walang hanggan ng karagatan at maulap na ambon. Paano nagkaroon ng napakagandang tagumpay ang cultivation base ng taong ito? Matapos pagmasdan ng sitwasyon, napansin ni Yang Vi na may mali. Ang suntok ni Alex ay hayagang misteryoso, napakalaki ng walang hanggan na mapanirang aura pati na rin ang lumalakas na kapangyarihan ng mga batas. Gaano nakatagal mula noong huling labanan? Nagawa ba niyang gawin iyon? Sa wakas, ito ay naging isang uri ng takot at kaliwanagan. Hindi niya dapat pilitin ang suntok. Sa kasamaang palad, huli na. Ang suntok ni Alex ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas at isang bawal laban sa natural na kaayusan ng mundo na bumubuo ng isang uri ng domain. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yang Vi na siya ay kinaladkad sa isang uri ng domain at lahat ng bagay sa paligid niya ay nagbago. Si Seth,
Hermione, at ang mga nakapalibot na nangungunang echelon ng Plenilon sect ay nawala lahat at ang eksena sa harap niya ay naging blankong kalawakan. Domain. Ito ay isang domain. Maging si Alex ay hindi inaasahan na siya ay makabisado sa arcana ng domain bago makamit ang immortalization. Iba ang mga domain sa force field dahil isa itong pagbabago sa mode sa mga batas. Si Alex ay isang diyos at isang pinuno sa kanyang nasasakupan. Gayunpaman, hindi na natili si Alex sa domain ng mahabang panahon. Ito ay dahil kailangan pa niyang protektahan si Frostine. Isang mabangis na feeling mo ba ang kanyang pinakawala nang umatake siya? Ito ay isang instant na pagpatay. Lahat ng nasa malapit ay nakasaksi sa nangyari. Si Yangdi at Alex ay nawala sa harap ng karamihan at saglit na hindi na detectable sa pamamagitan ng divine sense. Pagkatapos agad silang lumitaw muli. Buti na lang patay na si Yangdi sa mga sandaling ito. Hingal. Sunod-sunod na hingal ang mga tao. Instant kill pala. Hindi kaya naabot ng taong ito ang pagiging walang talo bago ang immortalisasyon. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2,272. Tinga. Oh my God. Grand Elder. Napuno ng kalituhan ng hindi makapaniwala, hingal, at hiyawan ang paligid. Ang Grand Elder ay talagang isang eksperto sa Plenilon sect dahil matagal na siyang sumulong sa ikasyam na kaharian sa Imminent Immortal 2 o 3 milenyo na ang nakalipas. Bagaman hindi siya makalusot sa kaharian sa mga sumunod na taon, ang iba't ibang kakayahan niya sa Martial Arcana ay lumago sa bawat araw na lumilipas at siya ay isang mahusay na dalubhasa pagkatapos ni Jensen. Sa kanilang pagtataka, napatay siya kaagad ni Alex. Kahit si Hermione ay gustong sumigaw ng awes omsos habang nakanganga ang bibig. Sa kasamaang palad, hindi niya ito naisigaw dahil hindi pa rin niya alam ang kahulugan ng awes omsos. Nang agad na pinatay ni Alex si Melanie, ang Grand Elder ng Yorkshire Palace, hindi masyadong naramdaman ni Hermione ang tungkol dito dahil hindi niya kilala si Melanie. Si Yangvi, gayunpaman, ay iba. Pagkatapos niyang pumasok sa Plenilon sect, hindi niya namamalayan na naimpluwensyahan siya matapos marinig si Elder Quint na binanggit kung gaano kalakas ang Grand Elder at kung paano siya naging ranggo na eksperto sa buong Western Ridge. Bilang resulta, isa lamang siyang mahina sa harap ng asawa ng kanyang amo. Nakakamangha. Kamangha-manghang. Although medyo nagkaroon ng misunderstanding before, I'll have to sip up hard to serve from now on. Walang sino man ang makakapagpabago nito. Napatay ni Alex si Yangvi sa isang suntok ngunit hindi siya gumalaw kahit isang hakbang. Binabantayan pa rin niya si Frostine. Samantala, ang mga tao ng Plenilon sect ay nasa mga pin at karayom. Napaka-awkward ng sitwasyon sa harap nila. Ang Phoenix sect sanctuary ay disente ngunit maaari lamang silang pumunta doon kung sila ay buhay. Ako. Hindi magiging sulit kung sila ay mawala ng buhay dito. Bukod dito, hindi pa rin nila maisip kung totoo o hindi ang mga sinabi ni Seth. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Pinalakpakan ni Seth ang kanyang mga kamay sa sandaling ito. Tumingin siya kay Alex, tinitigan siya ng mabuti. Binata, medyo napahanga mo ako. Lumalabas na naintindihan mo ang domain. Paano mo nagawa iyon? Masasabi ni Seth na na-activate ni Alex ang kapangyarihan ng mga batas. Si Seth ay isang taong mas mataas sa immortalization mula noong sinaunang panahon at natural na may mas matalas na pangunawa sa kapangyarihan ng mga batas. Kaya naman, nagkaroon siya ng kaunting hinala. Maaaring isa ka ring sinaunang halimaw. Pagkasabi niya noon ay natigilan ang lahat. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang isang sinaunang halimaw ba ay isang pag-iral na ang paglilinang ay matagal nang lumampas sa immortalisasyon at nabuhay ng 3 milenyo. Baka maging bathala pa siya sa personal, di ba? Kailangan ba itong maging kapanapanabi? Kaya naman siguro pagod na pagod ang grupo nila na kanina lang gustong pumatay kay Alex sa pamumuhay para maghukay ng sariling libingan. You'll know if you come and try it, walang pakialam na sabi ni Alex ngunit lumalakas ang pamatay na hangarin sa kanya.
Ngayon, ang kanyang senior ay nasa ganitong estado na may dagdag na buntot sa kanyang likod at hindi na niya maisuot ang kanyang pantalon, kaya paano siya lalabas sa hinaharap? Ito ay tunay na kasuklam-suklam. Susubukan ko kung ganoon. Hindi lang ako maniniwala. Bilang isang veteranong halimaw, hindi madaling dayain si Seth. Igit sa lahat, kitang-kita ang cultivation base ni Alex at hindi ganoon kalakas. Ayaw din niyang pakawalan si Frostine. Sige. Sumigaw ang isang taga-Plenilon sect at agad na umatras, sinubukang lisanin ang malaimpyernong lugar na ito. Ang inosenteng taga-Masid ay malamang na magdusaw mula sa labanan sa pagitan ng dalawang lalaki noong sinaunang panahon. Gayunpaman, huli na. Ang ilang uri ng force field ay tila na set up sa Plenilon scaffold at nakapaloob sa paligid nito upang walang makalabas. Isa itong hindi mababasag na pader na lampas sa force field. Nakulong tayo. The Asterisk Man. Ano ang dapat nating gawin? Lahat tumayo sa gilid ng pabalik-balik, maghintay at tingnan ang sitwasyon. Ang mga tao ng Plenilon sect ay umatras sa gilid. Sa sandaling ito, tahimik na nagsimula ang labanan ni na Alex at Seth. Aba! Inactivate ni Alex ang domain sa simula pa lang. Kabanata 2273. Si Seth, gayunpaman, ay hindi isang madaling marka. Binasag lang niya ang domain ni Alex ng isang sampal. Alam din niya ang tungkol sa kapangyarihan ng mga batas. Habang umuuga ang kalawakan, ang kapangyarihan ng mga batas ay tumakbo ng palihim. Pinigilan ni Alex ang hindi mapakali na dugo at sinanay ang pagtutok sa kalaban na nasa harapan niya. Ito na marahil ang pinakamakapangyarihang kalaban na nakatagpo niya sa kanyang buhay, hindi kasama ang Undead Queen. Ang kanyang kalaban ay ang dakilang Genbo. Sa kabilang banda, si Alex ay isang minion lamang na humampas ng tambol sa gilid, isang scapegoat na napagkamalan ng Undead Queen na binhi. Bong! Nang umatake si Seth, lumipad palabas ang suntok niya na parang walang hangganang dagat ng mga bituin. Ito, gayunpaman, ay naglalaman ng walang kapangyarihan ng mga batas. Malinaw na naramdaman ni Seth na pagkatapos niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga batas, nabawasan ang kapangyarihang iyon. Bukod dito, ito ay ang uri na hindi maaaring mapunan. Isa pa at napinsala din nito ang kanyang katawan. Anong magandang timing? Dragon Toss Punch. Si Alex ay walang pag-aalinlangan. Ang kanyang kapangyarihan ng mga batas ay maaaring mapunan muli sa pamamagitan ng Chaos Tree para magamit niya ito kahit na gusto niya. Bukod dito, hindi pa rin siya pamilyar sa kapangyarihan ngayon at tila sumasailalim ito sa ilang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng mga batas sa kanyang laman. Nagkataon lang na tinatrato niya si Seth bilang touchstone. Wham! 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 Mas naging mabangis si Alex habang lumalaban. Mas naging matapang siya habang dumadaan ang mga segundo. Si Seth naman ay pagod na pagod. Hindi ka ba natatakot na maubos ang iyong kapangyarihan sa mga batas? Gulat na sigaw pa niya. E ano ngayon? Matandang umutot, papatayin kita ngayon. Cite Garbus 10 Wheels Earth Incantation Seal of Noble Light. Ang 10 Wheels Earth Incantation Mahayana Righteous Seal ng Cite Garba. Gumamit si Alex ng pamamaraan ng paglilinang ng Budismo. Napagtanto niya ang isang bagay. Ngayong mayroon na siyang tulong ng gininto ang ubod ng mga batas, maging ang martial arts ni Cite Garba ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Sa makatuwid, ang pamamaraan ng paglilinang ng Budista ay hindi lamang nakadepende sa pool ng banal na kapangyarihan dahil ang kapangyarihan ng mga batas ay kailangan din. Ang pinakamahalaga, ang pamamaraan ng paglilinang ng Budista ay tila walang pakialam sa katangian ng kapangyarihan ng batas. Hindi nito tatanggihan ang sinuman hanggat ito ay kapangyarihan ng batas. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Ito ang kapangyarihan na dapat taglayin ng 10 Wheel Earth Incantation ng Cite Garba. Rihim na natuwa si Alex. Sa sandaling iyon, may isang itim na lumipad palabas sa korona ni Seth sa hangin na may isang whoosh. Ano ba yan? Isa pala itong wig. Kalbo talaga si Seth. Nagkaroon din ng ring scar sa kanyang baog na anit kaya siya ay isang tamang tunay na monghe. The Asterisk Man, isa ka pala monghe. So, hindi ka rin Seth Zamora.
Sino ka ba? Medyo nabigla si Alex habang umuunlad ang balangkas sa mga hindi kilalang paraan. Matapos hawakan ang kanyang malaki, may kintab na ulo, ang monghe ay nagnangalit, ngunit medyo nagulat siya sa pamamaraan ni Alex. Paano mo nalaman ang ultimate move ng kalbong asterisk sa iyon, Saiti Garba? Anong relasyon mo sa kalbong asterisk sa yan? Walang magawang sabi ni Alex, kalbo ka rin asterisk sa. Okay lang ba talagang magsalita tungkol sa ibang tao ng ganyan? Ang pinaka-relax na tao sa eksena ay si Hermione. Matapos marinig iyon ay tumawa siya. Sa sandaling ito, nagbago ang hitsura ng dakilang monghe. Wala na siyang hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ngunit naging isang tunay na matandang monghe na nasa 70 o 80 taong gulang. Kahit halos lahat ng incisors ay nawala na may isang incisor lang. Sabi niya, wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon wala na tayo sa sinaunang panahon kaya bakit kailangan nating lumaban hanggang kamatayan dito? Hindi ba magiging maganda kung sabay tayong pumasok sa Phoenix Sect Sanctuary? At saka, ang pakikitungo sa iyo ay isang lakad sa parke kung ilalabas ko ang aking tunay na anyo maliban kung ikaw ay talagang Saiti Garba na nagkatawang tao. Sa kasamaang palad, ikaw ay hindi. Sigurado ako sa puntong ito. Tanong ni Alex, ano ang mangyayari sa aking senior kung papasok tayo sa Phoenix Sect Sanctuary? Sumagot ang dakilang monghe, magiging ligtas siya. Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinaandar ni Alex ang pogi ng mga ipinagbabawal na spell, pinalabas ang Great Icebound spell. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2294. Magiging ligtas siya. Ito ay walang alinlangan na isang kasinungalingan. Higit sa lahat ng sabihin ng matandang monghe ang pangungusap, naramdaman ni Alex ang pagsilang ng isang lubhang mapanganib na aura na nagdulot ng panginginig sa kanyang bulugad na may nagbabadyang krisis ng napipintong kamatayan. Hindi lamang siya nagsinungaling, ngunit handa pa siyang gamitin ang kanyang ultimate move para patayin si Alex. Kaya naman, ginamit ni Alex ang ipinagbabawal na spell ng walang pag-aalinlangan. Mahusay na Icebound spell. Kasabay nito, pinakawalan din ng matandang monghe ang kanyang ultimate move. Ah! Mahabang sigaw nito. Ito ang sound technique mula sa soul spell. Ang kakaiba ay ang boses pala ay babae. Maiisip ba ng isang tao kung anong uri ng pakiramdam ang naramdaman noong isang matandang monghe na kulubat ang mukha na ang isang paa sa libingan ay bamuka ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang matalim, mahabang alulong ng isang babae? Ito ay kakaiba. Nakakakilabot. Ang mga goosebumps ay tumubo sa balat. Samantala, nakatutok agad ang hiyaw kay Alex. Buzz! Sa isang iglap, naramdaman ni Alex na ang kanyang isip ay nag-ulo sa matinding sakit at ang kanyang templo ay biglang tumalo na parang ang kanyang bungo ay bamuka. Ang boses ay tila naglalaman ng isang uri ng walang kapantay na hangarin sa pagpatay na kumakalat patungo sa loob sa kahabaan ng acupoint ng puso ni Alex. Noon pa lang ay napaisip si Alex kung nag-hallucinate ba siya ng tila may boses na lumabas sa kanyang isipan. Ito ay isang salita. Scram! Napakagaan ang boses na halos hindi marinig ni Alex. Ang pagungol ng matandang monghe ay tinatak ang isip ni Alex sa pamamagitan ng pagkabigla na pinawalang bisa ang lahat ng tunog sa labas. Sa halip, narinig niya ang boses na iyon. Ilang sandali, bahagyang nanginginig ang mga paa ni Alex. Pagkatapos ng boses na scram, ang spell ng kaluluwa ng matandang monghe ay natunaw tulad ng spring snow. Sino to? Sino ang nasa isip ko? Pwede bang? Ito kaya ang dati kong pagkakatawang tao? Hindi, ito ay tiyak na mali. Ito ay dahil. Ang boses kanina ay pag-aari ng isang babae. Hindi kaya babae ang dati kong pagkakatawang tao? Si Richard Asterisk. Sa ilalim ng tingin ng lahat sa malapit, ang The Great Icebound spell na na-activate ni Alex ay agad na nagpa-freeze sa matandang monghe. Brrr! Ang katawan ng matandang monghe ay naging isang ice sculpture sa ilalim ng matinding lamig. Saka siya bumukas. Sa wakas, nabasag siya sa lupa sa alabok. Sir, ang galing mo. Sir, alam ko na. Paano magiging katapat mo ang matandang umutot na ito?
Tumakbo si Hermione, mukhang flattered. Oo. Ngayon ay nagpa siya na siyang sumakay sa coattails ni Alex ng mahigpit. Napatingin si Frostin kay Hermione, nagtataka. Hindi niya talaga maiisip ito. Anong kakaibang pangyayari ang nangyari sa kanilang dalawa? Sa kabilang banda, ang takot na mga tao ng Plenilon Sect ay nanggigil sa nagyayelong mga tipak ng dugo at laman sa lupa at bumaling muli kay Alex, at napagtanto lamang na ang panganib, sa katunayan, ay hindi pa tapos. Dahil si Frostin ay dumanas ng hindi makataong pagtrato sa Plenilon Sect, ilalabas ba niya ang kanyang galit sa kanila? Hermione Yggdrasil. Hehe. Kaya pala itong senior na ito ay asawa ng iyong amo. Lahat ito ay salamat sa asawa ng iyong Panginoon ngayon. Nasira na sana ang ating Plenilon Sect sa kamay ng matandang monghe na ito. Oo, oo. Ang asawa ng iyong amo ay naghiganti pa sa pamilya ni Sect Master Springer, kaya dapat mong pasalamatan ang asawa ng iyong amo sa ngalan ng ating Plenilon Sect. Kung mayroon siyang anumang kahilingan, kami, ang Plenilon Sect, ay lubos na magbibigay kasiyahan sa kanya para sigurado. Kabanata 2,295. Ilang mga tao na hindi pa nakakabawi mula sa pagkabigla ay nagpahayag ng kanilang mga posisyon kay Hermione. Tumingin si Hermione kay Alex. Pero napansin niya itong nakatayo roon, hindi gumagalaw. Nakatingin pala si Alex sa kanyang cardiac acupoint sa pamamagitan ng kanyang internal vision. Gusto niyang makita kung anong uri ng kaluluwa ang nakatago sa loob ng kanyang cardiac acupoint at anong uri ng babae. Sinabi pa ni Daya na siya at siya ay magkasintahan sa nakaraang buhay, sa sobrang pag-iibigan ay sabay silang tumalon sa reincarnation pool. Ngayon lang niya naintindihan na babae pala talaga ang minahal ni Daya. Kawawa naman. Kung ang nakaraang pagkakatawang tao ay nagising at napagtanto na siya ay naging isang lalaki, siya ba ay agad na matatakot sa kanyang hitsura? Iyon ay magiging isang disenteng pagtatapos. Habang pinag-iisipan ni Alex ang kanyang mga iniisip, sa wakas ay nagpa siya siyang tumigil sa pag-iisip. Sir, sir. Tapos narinig niyang tinatawag siya ni Hermione. Ano? Alex. Sinabi ni Hermione, malaking tulong ka sa Plenilon Sect sa pagkakataong ito, kaya tinatanong nila kung ano ang gusto mo. Nagulat si Alex. Malaking tulong ako. Para tulungan kayong patayin ang Grand Elder. Ah. Ang mga taong Plenilon Sect ay agad na nawala ng salita. Hindi ba puro sampal-sampal ang pahayag na ito? Gayunpaman, hindi dapat maliitin ng isang tao ang kapangahasan ng isang tao, lalo na sa mga kalagayan ng pagharap sa kamatayan ng mag-isa. Ang pagkakakilanlan ni Alex ay nagbigay sa mga taong ito ng magandang maling akala na siya ay isang matandang halimaw na naiwan noong sinaunang panahon. Tiyak na alam ng mga tao sa Advanced Imminent Immortal Realm ang tungkol sa terminong domain. Ito ay isang paggamit ng kapangyarihan ng batas. Isa rin itong kakayahan na kailangang maunawaan ng mga cultivator na opisyal ng pumasok sa immortalization. Kaha! Sa katunayan, si Yang Di Faust ay isang kasuklam-suklam na kontrabida sa ating Plenilon Sect. Sa kasamaang palad, siya ay may mataas na posisyon na may malaking autoridad sa sekta. Bilang karagdagan, ang Sect Master Springer ay matagal nang pinatay kaya't matitiis lang namin ito. Malaki! Patay na siya sa wakas. Senior, ang buong sekta namin ay dapat magpasalamat sa iyong tulong. Oo, oo. Si Yang Di Faust ay lahat maliban sa isang thug, isang vermin sa aming sekta. Kapag nadiskubre niya ang magagandang bagay sa mga disipulo ng sekta, tiyak na aagawin niya ang mga ito. Ang mga miyembrong mababa ang ranggo ay hindi nang ahas na magalit o magsalita. Inagaw pa niya ang isang babaeng alagad ko para dumisan siya araw at gabi. Hindi nakaimik si Alex dahil may divine end of perception. Masasabi niya sa isang sulyap kung ang mga taong iyon ay nagsasabi ng totoo. Lahat sila ay kasinungalingan. Sige na. Gusto ko ang treasure vault ng iyong Plenilon Sect. Kumingi agad si Alex ng bahagi ng leon. Ang mga tao ng Plenilon Sect ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Gayunpaman, tumango sila bilang pagsang-ayon. Nawala ang force field ng Plenilon Scaffold sa pagkamatay ng matandang monghe. Pinaalis ni Alex ang lahat.
Nang tingnan ang kasalukuyang anyo ni Frostine, bumulong siya, "Senior, okay ka lang." Sigaw ni Frostine. "Paano ako magiging okay? May nangyaring kakila-kilabot sa akin. Ano ang dapat kong gawin dito?" Pinagpag niya ang kanyang Snow White Foxtail. "Ang buntot ay mahaba at malambot na parang niyebe. Pwede ko bang hawakan ng kaunti? Ipiyolan ito." Na-curious din si Alex kaya iniunat niya ang kamay para hawakan ang malaking nakaawang na buntot. Dahil doon, narinig niyang nagpakawala si Frosty ng nakakatuwang umul sa sandaling hinawakan niya ito. "Anong mali?" Nabitawan ni Alex ang kamay niya sa gulat. "It's uncomfortable," sabi ni Frosty na namula siya. Dahil ang buntot na iyon ay tumubo mula sa kanyang tailbone, naramdaman niyang hinawakan ang kanyang puwitan ng hawakan ito ni Alex. "Ganoon ba? Akala ko komportable ka na," nagtatakang tanong ni Alex. "Nako, kinuha ko sa boses mo. Ngayon, hayaan mong ilabas ko ang mga tanikala para sa iyo. Dapat ay maayos ito." Pagkalipas ng 5 minuto, lahat ng siyam na kadena sa Frostine ay nahugot. Gayunpaman, ang katawan ni Frostine ay may bahid ng dugo at ito ay barbaro. Halos maluha si Alex. "Senior, nahirapan ka ng husto." Napakahina ni Frostine kaya pinakain siya ni Alex ng Spring Water of Life at ang sagradong gamot sa pagpapagaling bago gamitin ang kanyang chi energy para tulungan siyang pagalingin ang mga sugat. Gayunpaman, natigilan siya ng buntot sa likod ng kanyang katawan. Hindi niya ito maitago kahit gusto niya. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2,296. "Ano ang gusto mong gawin dito?" tanong ni Alex kay Frostine. "Putulin mo ito para sa akin. Kaya ko ba talaga? Hoy, tingnan mo kung saan mo hinahawakan." Noong una ay gusto ni Alex na hawakan ang base ng buntot upang makita kung maaari niya itong putulin. Gayunpaman, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa maling lugar na halos maubos ang kanyang mga paa nang agad na sinubukang hampasin siya ni Frostine gamit ang kanyang buntot. "O teka, sa tingin ko pwede pang gamitin itong buntot na ito bilang sandata. Kaya itago natin." Sabi ni Alex habang hinahawakan ang kanyang mga binti, huminga ng malalim na may masakit na ekspresyon. Mas matalas pa sa talam ang buntot na iyon, tila may mahiwagang puwersa. Nagulat din si Frostine. Hindi niya inaasahan na may ganoong kapangyarihan ang buntot niya. "Narinig ko na tinutukoy ng Ninetales ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng bilang ng mga buntot na mayroon sila. Ang bawat paggising ng isang buntot ay nangangahulugan na ang isa sa kanilang mga mystical na kasanayan ay magiging aktibo. Sis, tingnan at tingnan kung anong kapangyarihan ang natamo mo. Hindi ko akalain na matatanggal mo ang buntot na ito." Inilibot ni Frostine ang kanyang mga mata. "Kung alam mo iyon, bakit mo pa hinawakan?" "Na-curious lang ako na makita kung saan nagmula ang buntot." Natahimik si Frostine sa narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, gumamit sila ng iba't ibang halamang gamot para gumaling ang kanyang katawan at tulungan siyang makabawi ng lakas. Pagkatapos ay tinitigan ni Frostine ang nagyelo na patak ng laman. "Namatay na ba siya? Hindi mo dapat siya pinatay, alam mo ba? Maaari mong itanong kung paano natin ako magagamit para makapasok sa Phoenix Sex Sanctuary." Walang pakialam na sagot ni Alex. "Pero hindi pa siya patay." "Ha?" Napabuntong hininga si Frostine. "Hindi siya. Hindi mo ba nabanggit na hindi siya? Ito ay kanyang papay lamang, isang random na matandang monghe. At may split soul pa siya. Wala akong ideya kung nasaan ang aktwal na katawan ng lumang bagay. Inisip ko lang na ginagamit niya ang bangkay na iyon bilang sisidla ng kanyang kaluluwa. Mukhang maganda ang lugar na ito," biglang sabi ni Alex habang naglalakad sa platform. Ngunit sa kasamaang palad, dahil medyo tense ang atmosphere kanina, wala na siyang oras na tingnan ang lugar. Ngayon lang niya napagtanto na kakaibang terrain ang lugar na ito. Itinayo ito sa gilid ng bangin. Ang base ay walang suporta na may napakalalim na hukay sa ibaba. Nakatayo dito, naramdaman din niya ang malakas na enerhiyang metal na nagmumula sa kung saan. Ito ay kakaiba. May isang bagay na konektado sa ilalim ng base at ito ay puro sa masiglang metal na enerhiya at malisyosong chi.
Maaari bang konektado ang altar na ito sa isang sinaunang minahan? Ngunit ano ang mayroon sa malisyosong China iyon? Hindi mailagay ni Alex ang kanyang daliri dito, ngunit maaari niyang hulaan na ang eksaktong enerhiya na ito ang dahilan kung bakit nanatili lamang sa lugar na ito ang siyam na haunted pillars. Bawat isa ay puno ng poot at hinanakit, ngunit walang makawala. Sila ay natigil, nakatali sa mismong altar na ito. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon upang samantalahin ang sitwasyong ito at gumawa ng isang hola. Sis, tulungan mo ako. I need you to do something for me, sabi ni Alex habang naglalabas siya ng ilang espiritual na kagamitan mula sa kanyang storage ring. Ang lahat ng ito ay kinuha sa kanilang mga kaaway noon. Halimbawa, ang taong nauugnay sa Mountain Warrior sect na nagtangkang patayin si Holly. Kinuha ni Alex ang kanyang sinaunang jade bracelet na naglalaman ng malaking bilang ng mga espiritual na kasangkapan. Ngayon, inilabas ito ni Alex para lang gumawa ng formation. Ang paggawa ng isang forma sayon ay lubhang nakakapagod. Ito ay medyo katulad sa pagsasaka. Una, kailangan mong hanapin ang tamang posisyon, sukatin ang lugar, pagkatapos ay maghukay ng isang butas. Pagkatapos nito, ang espiritual na kasangkapan na pinakamainam para sa pagbuo ay kailangang ilibing sa nasabing butas, pagkatapos ay tatakan ng mga anteng-anteng at iba pa. Bagaman ito ay mahirap na trabaho, lahat ito ay para sa kaligtasan. Naniniwala si Alex na hinding-hindi susuko ang matandang halimaw na kumokontrol kay Seth sa kanyang biktima, si Frostine. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang nakaligtas sa kanyang mga eksperimento sa 2,000 linya ng dugo ng Ninetales. Kaya magiging mahirap na magtagumpay sa pangalawang pagkakataon pagkatapos ng lahat. Imposibleng makatakas mula sa kanya dahil ang matandang halimaw na iyon ay malamang na nagpasok ng isang bagay sa katawan o kaluluwa ni Frostine upang bitag siya. Kaya naman tiyak na darating siya para sa kanya sa isang punto. Sa kabilang banda, si Frostine ay abala sa pagtulong sa kanya sa gilid, paghuhukay ng butas at pagdadala ng kanyang mga gamit. Napunit ang kanyang palda habang kinakaladkad ang buntot na basang-basa sa kanyang likuran. Medyo nawala ang balanse niya dahil hindi pa siya sanay sa ganito. Nang makita ang kanyang discomfort, inaliw siya ni Alex. Alam mo kung saan ako nang galing, may mga babaeng nagbibihis at naglalagay ng foxtail sa kanilang sarili. Magsusuot din sila ng 2 maliit na tainga ng fox sa kanilang mga ulo para mapataas nila ang kanilang mga presyo kapag gumagawa ng ilang partikular na kalakal. Kabanata 2,277. Nagtanong si Frostine, magdikit ng buntot sa kanilang sarili. Ngunit saan nila ito idinikit? Napatingin tuloy si Alex sa puwete niya na agad namang nagpaunawa sa implikasyon nito. Naiiwang nakanganga ang cherry lips niya. Sobrang laki ng shock. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-e-exist ang mga ganoong babae. Alex, mukhang mas lumakas ka sa pagkakataong ito. Pagkatapos nagtanong si Frostine, narinig kong tumalon ka sa isang latian. Anong nangyari pagkatapos nun? Kinain ako ng isang malaking pagong. Inilibot ni Frostine ang kanyang mga mata. Mukha ba akong ipinanganak kahapon? Seryoso ka bang niloloko mo ako? Mahabang kwento. I'll tell you all about it when I have the time, sabi ni Alex habang lumingon sa timog. Ang lumang bagay ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ay binilisan niya ang kanyang trabaho, ibinaon at tinatakan ang natitirang 5 espiritual na kasangkapan ng mabilis hanggat kaya niya. Si Richard Asterisk. Nanginginig pa rin sa takot ang isang grupo ng mga nakatataas mula sa Plenilon sect matapos maubusan ang plancha. Nakapatong ang kanilang mga kamay sa kanilang dibdib, iniisip pa rin kung paano marahas na pinatay ni Alex ang lahat. Ang huling kasanayan na ginawa niya, ang pogi ng mga ipinagbabawal na spells, ay nakakabaliw. Wala sa kanila ang nakarinig ng ganitong kapangyarihan. Nalilito lang sila sa buong sitwasyon. Sa huli, napalingon silang lahat kay Hermione. Siya ba talaga ang asawa ng iyong amo? As in asawa ng diyosa na iyon. Sino siya kung ganoon? Siya ba ay talagang higit sa tao mula pa noong unang panahon? Ikanaway ni Hermione ang 2 kamay. Huwag mo akong tanungin. Wala akong masabi sa'yo.
Masasabi ko lang na ang anak ng sect master ng Sunshrine ay nagbigay kay Sir ng 10 bilyong espiritual na bato. Habang sinasabi ito, bahagyang nagtaas baba si Hermione, puno ng pagmamalaki. Ang mga miyembro ng Plenilon sect ay huminga ng mas malakas kaysa dati. 10 bilyong espiritual na bato. Hindi ko maiisip iyon. O at alam mo kung sino ang Holy Maiden ng Yorkshire Palace, tama ba? Tulad ni Ince Larkin. Pumunta pa siya sa sekta namin para kanselahin ang engagement kanina. Nakipagtipan siya sa nag-iisang prodigy, si Donovan Orlando ng Sunshrine. Pero a few days ago, she cancelled that engagement to and started clinging to Sir. Gusto niyang maging manliligaw niya at umabot pa sa pagbibigay sa kanya ng corset bilang tanda ng pag-ibig. Walang imak ang lahat ng nakikinig. Ang mga salita ni Hermione ay napakalayo sa katotohanan na magiging isang malaking pagkakasala kina Gabriel at Ince. Medyo napahiya na sila dahil dito, ngunit ang paglalarawan ni Hermione sa buong pangyayaring ito ay lalong magpapahiya. Gayunpaman, lubos na pinaniwalaan ng Plenilon sect ang kanyang kwento. Ang lahat ng ito ay dahil nagawang patayin ni Alex ang isang sinaunang amo. Noon lang napuno ng dagendong ang kalangitan. Ang dagendong ay nakakabasag ng lupa na para bang kayang wasakin ang buong mundo. Ang lupa ay hindi tumitigil sa pagyanig. Daan-daang milya sa loob ng radius ng altar na ito ay napapalibutan ng isang malakas na puwersang banal na umaapaw ng masamang enerhiya. Sa mismong segendong iyon, parang tumahimik ang buong mundo. Ang mga hayop ay nakahandusay sa lupa, hindi umiimik. Takot na takot ang mga tao kaya hindi man lang sila makasigaw. Maraming salamin na bintana at pinto ang malakas na nanginginig. Ang ilang mga gusali na mas malapit sa pinanggalingan ng tunog ay agad ding nabasag mula rito. Ano iyon? Isinilang ba ang isang banal na hayop? Masyadong nakakatakot iyon. Ang mga miyembro ng Plenilon sect ang unang tumakas sa eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, isang madilim na gintong figure ang bumaril mula sa langit. Ito ay mukhang napakalakas na parabang ito ay isang malaking kanin, bumagsak sa ilang mga gusali at bumubuo ng isang bunganga sa lupa. Descendant of Saitegarbe, nagalit ka sa akin. Nang muling pumupuno sa hangin ang boses na iyon, narating na nang nilalang ang plancha. Si Hermione at ang iba ay napalingon sa boses at nabigla sa kanilang mga kaibuturan. Dumulutang sa himpapawid ang 36 na makapangyarihang kabataang babae na may hawak na malaking karwahe. Nakaupo sa karwahe ang isang maitim na gintong monghe na lumulutang din kasama nila. Tawag. Ipre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2268. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng Plenilon sect at nakanganga ang kanilang mga bibig nang makita nila ang forma sayo na ito. Ilang mga lalaking disipulo ang kumurap ng ilang beses, lalo pang itinaas ang kanilang mga ulo sa pangalawa. May mga naglaluway pa na parang ngayon lang nila nakita ang dream girl nila. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil lahat ng 36 na kababaihan ay nakasuot ng napakagaan na damit na may mga palda na hindi kukulanggen. Ngayong sila ay lumulutang sa itaas ng kanilang mga ulo, ang mga lalaking ito ay nagsamantala ng pagkakataon na pistahan sila sa kanilang mapanakit na mga tingin. Nakita rin sila ni Alex ngunit hindi na siya hinayaan ni Frosty na manood kaya tinakpan niya ang kanyang mga mata. Huwag kang tumingin kung ano ang mayroon upang tingnan. Inalis ni Alex ang mga kamay niya. Oo, totoo iyon. Tapos bakit ka nakatitig sa kanila? Mag-ingat ka, baka madamay ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kaya ng katawan ko na magkaroon ng styes. Hindi na kaimik si Frosty. Na pala, napansin mo ba na parang bulok ang amoy ng mga bangkay? Mga bangkay. Medyo natigilan si Frostine. Lahat ng 36 sa mga babaeng ito ay patay na. Gayunpaman, walang sino man ang makakapagsabi mula sa kanilang mga hitsura. Bawat isa sa kanila ay mukhang napakarilag. Para silang mga diwata lalo na't nakalutang sila at nakasuot ng magaan na damit. Kaya naman, hindi sila mukhang patay. Gayunpaman, masasabi ni Alex na sila ay aktwal na mga bangkay gamit ang Ultimate Book of Medicine bilang patunay. Boom! Tarat-tarat!
Ang monghe sa karwahe ay tumayo habang ang isang napakalaking alo ng puwersa ay sumugod na parang avalanche, bumangga sa lahat ng bagay sa kanyang paraan. Tumakbo. Bilis, tumakbo ka na. Marami ang nagsimulang sumigaw na nagpapaalala sa iba na tumakas. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga maingat na tao. Gayunpaman, mayroon pa ring ilan na mabagal ang reaksyon. Sa kasamaang palad, ang mga kalapit na ito ay hindi rin nakaligtas na nadurodge ng napakalaking alo ng enerhiya na iyon. Bagaman ang ilan ay nakaligtas na may ilang mga bali ng mga paa, marami pa rin ang namatay sa lugar. Isa sa mga matataas na gusali na itinayo ng Plenilunsek sa mga bundok ay nabasag din ng isang pag-atake. Dahil si Hermione ang pangalawang kaharian sa Imminent Immortal, isa siya sa pinakamabilis na runner dito. Sa kabila nito, nataman pa rin ang likod niya ng maliit na bato na halos tumama sa kanyang baywang. Kahit malakas ang katawan niya para pigilan ang bato sa kalagitnaan, damyugo pa rin ang husto ang butas sa likod niya. Ang kapangyarihan. Hindi ko matukoy kung gaano kalakas ang kalaban na ito. Siguro kung kakayanin pa ba sila ni Sir. Habang iniisip niya ito, ang gintong monghe ay bumangga mismo sa Plenilon scaffold. Nakaharap sa kanila ng diretso, sa wakas ay nagawang tingnan ng malapitan ni Frostine. Ang mga mata ng mga babae ay napaikot pabalik, ang kanilang mga pupil ay nawala. Lahat sila ay walang ekspresyon na parang mga estatwang porselana na walang emosyon. Mga bangkay sila. Napalunok si Frostine nang maramdaman niyang tumaas ang goosebumps sa buong katawan niya. Umalangaw-ngaw ang boses ni Nila sa tenga ni Alex, "Sir, we're in big trouble." Ang monghe na ito ay mas malakas kaysa sa nakaharap namin noon sa Race City, malamang na isang immortal monarch. Ang mga bangkay na ito ay napakalakas din. Ang bawat isa sa kanila ay malamang na nakamit ang immortalization. Hindi natin sila matatalo. Halos malaglag ang panga ni Alex sa sahig matapos marinig ito. Sigurado ka ba? Malungkot na sagot ni Nila, talaga. Nakakahiya na hindi ko pa ganap na na-control ang esensya ng Ancestor Dragon, kung hindi, makakalaban pa rin tayo. Pero, Sir, hawakan ko siya. Kunin ang pagkakataong ito at tumakbo, huwag lumingon. Pagkasabi nito, agad na lumabas si Nila sa katawan ni Alex. Umuungol. Napaungol si Nila sa langit, ipinakita ang kanyang tunay na anyo at mabangis na tinititigan ang kanilang mga kaaway. Isang Benares Dragon. Nagulat ang monghe sa una, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Mabuti. Ito ay kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na bibigyan mo ako ng napakagandang regalo, descendant. Hindi ko talaga napansin ito dati, kaya huwag na lang kung gagawin ko. Kabanata 2,279. Ibaba mo yan. Whoosh. Siyam sa mga bangkay ay sumugod kay Nila habang gumagawa sila ng forma sayon sa paligid niya. Napaungol si Nila sa galit. Ang kanyang lontian at gininto ang kalistis ay kumikinang nang may kahusayan na para bang ito ay isang magandang bahaghari. Pagkatapos gamit ang hininga ng kanyang dragon, gumawa siya ng harang sa paligid ng siyam na bangkay. Gumagamit siya ng mystic art. Kumunot ang noo ni Alex. Hindi inaasahan na gumamit si Nila ng mistisismo sa simula pa lang ng laban. Sinusunog niya ang kanyang buhay upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, gumagamit siya ng telepathy para sabihin kay Alex na tumakas siya ngayon. Tumakbo. Walang paraan na tatakbo ako. Kung siya ay aalis ngayon, ang kanyang paglilinang mula noon ay nasasayang. Ang mga selyo sa magkabilang kamay, hinampas ni Alex ang mga sinaunang anteng-anteng sa growroad ng altar. Sa matigas na pagtapak. 7 Death Divine Sword Formation, bumangon ka. 7 Blades of Death, lumapit ka sa akin. Inilibing ni Alex ang 7 Blades of Death sa forma sayo na ito bilang pangunahing pag-atake na pinalakas ang core ng formation sa maximum. Sing Sing. Nayanig ang buong plancha mula sa formation. Kasama ang iba pang 108 espiritual na kagamitan, nabuo ng 7 Blades of Death ang 7 Death Divine Sword Formation na hiniwa ang maliit na lupang ito sa ilang lugar. Patayin. Ang pagkakabuo ng espada ay lubhang matalim. Ihiwain sana si Nila sa ilang piraso at ihain ng alak kung hindi dahil sa mga bangkay.
Ang lahat ng mga bangkay na ito ay namumula sa mga kapangyarihan ng paglilinang. Ang kanilang mga katawan ay mas matigas din kaysa sa karamihan ng mga tao. Kaya naman ito ay hindi kapani-pani walang nakakasakol para kay nila. Gayunpaman, dahil kinokontrol lamang ng monghe ang mga bangkay, hindi nila iniiwasan ang pag-atake ni Alex ng katutubo. Sa halip, diretso itong dumapo sa kanila, agad silang hinabol kay Nila. Habang hinahabol ni Nila ang kanyang hininga, inilabas ni Alex ang reflective eye. Sa pamamagitan nito, tumalo ng walo sa kanyang mga refleksyon. Nagawa niyang makabuo ng isa pang refleksyon dahil mas lalo pang umunlad ang kanyang kakayahan ngayon. Mga porma sayon. Nagulat ang monghe, nakaupo pa rin sa kanyang karwahe. Hindi niya akalain na makakagawa si Alex ng ganoon kagandang porma sayon sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman. Sa tingin mo ba ang maliit na porma sayon na ito ay makakatulong sa iyo na talunin ako? Ikinuyom ng monghe ang kanyang mga kamao ng mahigpit, itinoo ng masamang chi sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang napakalaking hindi kanais-nais na amoy ang umatake sa pang-amoy ni Alex. Isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ni Alex habang binibigkas niya ang mga sumusunod na salita, Yadav Akaran Buddha. Ito ang mensaheng iniwan ni Saite Garba sa konsensya ni Alex noon. Kahit na ang Saite Garba ay hindi nag-iwan ng marami para sa kanya, bawat isa sa kanilang mga mensahe ay may malaking halaga ng kahalagahan. Ang Yadav Akaran Buddha ay talagang ang karibal ng Siddhartha Realm. Dahil ang Akaran ay nangangahulugang hindi makatwiran, ang kanilang layunin ay gumawa ng kalituhan ng walang dahilan. Gusto nilang sundin ang kanilang mga puso, ang kanilang mga prinsipyo, gaano man ito ka-immoral. Kinuha nila ang salitang kalayaan at nagpa siya na gamitin ito para sa kanilang kapakinabangan. Ang motto na ito ay talagang isang malaking problema sa sarili nitong. Ngunit kabalintunaan, sila ay sinanay sa Budismo. Kaya naman, nagdulot ito ng maraming hindi pagkakaunawaan. Inakala ng mga taong hindi napapansin ang sitwasyong ito ay masama ang Budismo. Ito ay lubhang nakapinsala sa reputasyon ng Budismo. Kaya naman, ang Siddhartha ay nanindigan na lumaban sa Yavda noong sinaunang panahon. Bilang resulta, nakuha nila ang bawat isa sa mga miyembro ng kultong ito na nagbabalik ng kapayapaan sa mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang masamang martial art na ito ay muling lumitaw sa loob ng kaharian na ito. So alam mo kung sino ako. Kayaan mong ipakita ko sa iyo ang ganap na pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ni Yavda at Siddhartha. Slice. Nagtaas ng braso ang monghe at sumenyas. Isang napakaitim na figure ng Buddha ang lumitaw sa kanyang likuran. Kasing taas ito ng isang bundok, hinahampas ang dambuhalang braso nito sa lupa. Parang may lindol, gumuho ang buong altar. Maging ang nakasabit na plataforma ay tila babagsak ito sa napakalalim na hukay. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2300. Tererat tererat. Boom! 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 Ito ang epitome ng katapusan ng mundo. Isang madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang bumagsak tulad ng isang meteorite na puno ng malisyosong aura. Biglang yumigting ang kapaligiran, nagdilim ang buong kalangitan. Tumayo si Frostine sa tabi ng isang haligi, nakanganga ang bibig, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Bumagsak ang puso niya at sumikip ang dibdib niya na parang nag-freeze din ang dugo niya. Ingat! Sa pinakahuling segundo, buong lakas na sumigaw si Frostine. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis kaysa karaniwan at ang kanyang bagong buntot ay parang nasusunog din. Sa isang kakaiba ngunit maliwanag na nagniningning mula sa loob, parang isang sinaunang tawag ang tumunog sa kanyang isipan. Mga supernatural na kapangyarihan. Sa bawat paggising ng buntot, ang isang ninetale na kapangyarihan ay ma-activate din. Biglang pumasok sa isip ni Frostine ang ideyang ito simula nang nabanggit ito ni Alex sa kanya minsan. Gayunpaman, mas sigurado siya dito. Hindi dahil sa mga salita ni Alex, kundi dahil sa wakas ay naranasan na rin niya ito. Lunar Eclipse Cut. Iyon ang kapangyarihang natamo niya pagkatapos ng kanyang unang paggising.
Bagamat hindi siya pamilyar sa kapangyarihang ito, alam niya na ang kanilang sitwasyon ay masyadong apurahan para sa kanya upang pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Walang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang kanyang buntot, naglabas ng isang pilak na sinag ng liwanag at itinapon ito patungo sa gininto ang liwanag. Parang crescent moon na parang may eclipse. Bitek, basag. Parang may nabasag, ang pag-atake ng monghe ng Yadav ay hinati ng pilak na liwanag ni Frostin sa tatlong sinag na parang troso. Maraming gintong shards ang lumipad sa buong lugar. Bahagyang damilat ang monghe, medyo nabigla nang makita ito. Na-activate ang buntot ni Frostin dahil sa kanyang mga eksperimento. Familiar na familiar din siya sa Ninetales supernatural powers. Gayunpaman, nagulat siya sa kanyang nagising na kapangyarihan dahil hindi pa niya ito nakita. Ang potensyal. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Frostin, ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na nalampasan ang kanyang sarili. Ang dugo ng babaeng ito ay hindi katulad ng karaniwang Ninetales. Kehe, hindi papatayin ang babaeng ito. Kapag nakapasok na ako sa Phoenix Sect Sanctuary at na-activate ko ang lahat ng kanyang bloodline energy, pagkatapos ay susuyuan ko siya para maging mas malakas. Or better, I could absorb her entire body to nourish mine. Sa pamamagitan nito, mababawi ko ang ilan sa chi energy na nawala sa akin sa nakalipas na ilang taon. At ang Benares Dragon na ito ay mukhang masarap ang lasa niya. Iniisip ko kung kaya ko rin siyang ligawan. Ang Yadav Akaaran Buddha ay talagang vulgar. Wala siyang pakialam sa moralidad. Maaaring siya ay isang Buddha, ngunit siya ay isang aktwal na demonyo. Hindi nakakagulat na nais ng si Darth Arel na itigil ang pagkakaroon ng Yadav Akaaran Buddhas. Ang mga bagay na ito ay hindi katanggap-tanggap. Thud! Pagkatapos ng pag-atake gamit ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, agad na bumagsak si Frostin sa lupa na blackout. Dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, halos maubos nito ang lahat ng kanyang chi. Ang kanyang kasalukuyang sarili ay hindi sapat upang mahawakan ang bigat ng kapangyarihang ito. Huling sumalakay ang monghe ng Yavde gamit ang kanyang gininto ang sinag. Ingat, sir! Sumigaw sinila at itinulak ang iba pang mga bangkay mula sa kanya, pinalawak ang kanyang katawan ng dragon upang harangan ang sinag ng liwanag. Walang silbi yon, maliit na Bernard's Dragon. Hindi ka pa nag-mature, kaya walang paraan para pigilan ang pag-atake ko. Boom! Tarat-tarat! Habang nabangga siya ng ilaw, napabagsak si Nila. Pumalsik ang dugo niya sa buong lugar. Nakablock ang kalahati ng ilaw, ngunit sa halip ay bumilis ang kalahati. Mystic Armor! Tawakan mo! Ang Forma Sion ay konektado sa banal na body ni Alex. Sa pamamagitan nito, na-activate niya ang kanyang Mystic Armor at ang Survival Method na ibinigay sa kanya ng dakilang Genbo na sumasaklaw sa buong formation. Clang! Sa isang malakas na kalabog, ang baluti ay kumikinang ng dilaw na liwanag at hinironggan ang pag-atake sa huli, ang pag-atake ng monghe ay nabasag sa mga piraso. Till then!